Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Mag-iwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumain rin. Mga minamahal ko mga kapatid, ang pagliligtas ni Jesus ay parang ulang bumubuhos sa lahat, mabuti man o masama, na walang itinatangi. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang itaasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kanwalatian. Panginoon na Diyos ay ng langit, Amang makapangyari. Panginoong Hesukristo, bugtong na daklang Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulutlok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Kau lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkaloob mong sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahaginan ng Espiritu tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento, Ildad ang pangalan ng isa at yung isa'y Midad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sila sumama. Gayunman, binahaginan din sila ng Espiritu ng Panginoon, kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita pala sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Midad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto kong ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Iyong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Iyong pagalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan at huwag mo nang itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga dami. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na uubos sa inyong laman.
Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi ninyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit, sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mangaani na inyong inapin. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan ninyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay babanalin mo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo ay tiyak nagagantimpalaan. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit nang putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Bagamat mainit ang panahon, sinasabayan po nito ang init ng pagpapahayag ng mga salita na kailangan nating mapakinggan, kailangan natin mapagnilayan. Ang susi talaga sa para matapos o kaya naman makita natin kung ano ang paraan o solusyon sa ating mga problema ay nasa sa ating pag-uugali. Yung attitude, hanggat hindi mo binabago, hanggat di natin binabago ang ating pag-uugali, hindi tayo makakawala sa kahirapan o paghihirap dulot na rin ng ating mga pagkilos. Yung pag-uugali. Sabihin nyo nga po, ugali. At yan yung laging ipinapaalala ng Poong Jesus Nazareno sa kanyang mga tagapakinig, lalo tigit sa kanyang mga alagad. Mahirap po kasi yung hingi lang tayo ng hingi ng himala, pero wala tayong binabago sa ating pag-uugali. Yan nga, di ba po, no? Tabi-tabi, no? Kapag ang isang tao na nakatira sa isang mahirap na lugar, kapag dinala mo sa mga condo unit o sa kung anumang bahay, pag hindi binago ang ugali, yung asal, sabihin na natin, no? Asal squatter, madadala doon, magiging squatter din ito. Di ba po, no? Ugali ang kailangan natin baguhin. Kasi kahit pagalingin ka, pag hindi mo binago ang iyong pag-uugali, walang mangyayari. Masasayang yung mga himala na hinihingi natin. Balikan natin ng konti. Last week, no, last Sunday, pinagalitan ni Jesus o pinangaralan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kasi nag-iiba yung mga ugali nila. Yung habang tinuturuan sila ni Jesus kung paanong harapin ang mga pagsubok na darating sa kanilang buhay, no, na bilang alagad, habang tinuturuan sila na dapat magpakumbaba, ang mga alagad ay nagtatalo-talo. Di ba sabi ni Jesus, ano bang pinagtatalunan ninyo? Hindi makasagot yung mga alagad dahil medyo mapapahiya sila. Kasi ang pinagtatalunan nila ay sino sa kanila ang pinakamagaling. Sino ang pinakamagaling? Biruin mo, no? Ito na yun, ha? Mga alagad na ito, mga pinili na ito ni Jesus. Pero nandoon pa rin sa kanila yung mentality ng mundo na dapat mayroong sa kanilang pinakamagaling. Hindi ba pwedeng lahat magaling? Bakit kailangan mayroong mangibabaw na pinakamagaling? Kaya sabi ni Jesus, hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo. Di dapat ganyan ang pag-uugali. O ngayon, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, kasi lumapit si Juan, no, kinausap niya si Jesus, nagsumbong. Jesus, no, sabi niya, no, Guru, may nakita kami. Nagpapalayas ng demonyo. Sa pamamagitan mo, sa pangalan mo, may nakita kami. Eh di ba itong mga alagad na ito, pinagkalooban sila ni Jesus ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng mga may sakit. Pero sabi ni Juan,
pinagbawalan namin. Kasi hindi naman sila kasapi sa atin. Hindi naman namin sila circle of friends. Hindi sila kasama membro ng organization. Hindi sila member ng ministry natin. Kala niya matutuwa si Jesus sa kanya, no? Kasi pinagbawalan niya eh. Pero sabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan. Ganun din po, no? Sa unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, sinabi rin ni Josue kay Moises, kasi meron din nakita, no? Sila Eldad at Medad, nagpapahayag din ng salita ng Diyos, nangangaral din. Pero ang sabi ni Josue, bakit di mo sila sawayin? Nagpapahayag din sa labas. Pero ang sagot ni Moises, bakit Josue? Bakit ko sila sasawayin? Natatakot ka ba na mabawasan ang karangalan ko? Eh mas maganda nga, 'di ba? Lahat maging propeta. Lahat maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. 'Di ba mas maganda 'yon? Bakit ililimit natin? Bakit gagawin nating exclusive? Bakit gusto mo tayo lang? Nakakuha niyo po yung point? Ito yung kailangan natin mabago. Bakit hindi tayo natutuwa kapag mayroon ding umaasenso? Bakit hindi tayo natutuwa na kapag ang ibang organization nagiging aktibo, dumadami, bakit hindi natin bakit di tayo maging masaya doon na nagiging sanhituloy ng pag-aaway-away na nagsisimulang magsiraan, nagsisimulang, oy, dapat kami lang dito, kami lang taga-Quiapo, ha? Kami lang. Sa opisina, nangyayari. Sa simbahan, nangyayari. Umiira lang ganitong pag-iisip. Kasi hindi, dapat tayo lang ang magaling. Department lang natin dapat ang magaling. Tayo lang dapat yung nakakaisip ng the best solution. Yan nga, di ba? Bakit nahihirapan tayo na maresolba? Kasi mayroong nagsasuggest ng solusyon, hindi tatanggapin. Bakit? Kasi hindi sila kapartido. Di ba? Kapakanan ng lahat ang dapat iniisip. Bakit mo tatanggihan? Bakit mo i-outcast? Bakit mo i-ignore? Dahil lamang ba hindi sila kasapi? Dahil lamang ba hindi sila kabilang sa grupo ninyo? Nagustong baguhin ni Jesus yung ganitong pag-iisip, yung pag-uugali natin. At ito yung nagiging sanhi ng pagkakasala ng bawat isa na sinasabing putulin natin ang anumang nagiging sanhi ng pagkakasala natin. Yung ganitong mentalidad, ganitong pag-iisip, putulin na yan kasi hindi talaga makakabuti sa atin. Dasal tayo ng dasal. Simba tayo ng simba. Pero kung hindi talaga natin babaguhin ang pag-uugali natin, wala. Yan nga, di ba, no, sa sulat ni Apostol Santiago, ito po, no, sabi niya, inahatulan ninyo at ipinapapatay ang mga matuwid kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Eh, mahirap po yung isang araw kasi hahatulan tayo, isang araw mamamatay tayo. At kapag tayo
Dahil sa ugali natin ng pagiging sakim, hindi lang sa kayamanan tayo sakim, pati sa recognition, nagiging sakim tayo. No, pwede na sana, no? Ay, alam niyo po, no? May nangangailangan po ng gamot. Alam niyo yung tocilizumab, tocilizumab, di ba, no? Ito yung kailangan ng mga nag-aagaw buhay ngayon. Pero nahihirapan yung mga tao na nangangailangan kasi may kumukontrol. Magkano ang tocilizumab? 90,000 na. Hinihintay natin lumabas para kasi sabi, 25,000 lang yan. Pero dahil hindi pa mailabas-labas, talagang kanya-kanyang hanap, yung tinatawag na black market, siyempre gipit, nangangailangan, gusto mong maisalba ang buhay ng mahal mo, kaya kahit 90,000, 100,000, susunggapan na natin kasi kailangan eh. Pero di ba, nasaan naman yung malasakit? Dahil lang ba, ayaw natin pansinin niya kasi hindi galing sa atin eh. Hindi kasi tayo yung mapupurihan, hindi kasi tayo yung mapapalakpakan dahil tayo nakapagbigay. Diba? Ito yung mga kailangan talaga natin baguhin. Hindi pa tayo affected. Hindi pa kayo nangangailangan ng gamot. Pero wag na nating hintayin yun. Kaya ngayon pa lang, nawa, no? Kung sakasakali, tayo ay may kapasidad, tumulong. Kay kakilala, kay hindi. Kay kapartido, kay hindi. Tumulong. Kasi yun naman talaga yung sagot sa mga problemang ating pinagdadaanan ngayon. Hindi lang personal, problema ng bansa pinagdaraanan natin ngayon. Kung hindi tayo kikilos din, kung hindi tayo magbabago din, sa ayaw at sa gusto mo, kabilang ka, kasama ka sa problemang ito. Pero lagi din natin tandaan, sa anumang problema, kasama natin ng Diyos sa paglutas at paghanap ng mga solusyon. Kailangan lang natin talagang makiisa at makinig sa kanyang mga aral. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang kapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Minamahal ko mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang seafarers at mangingisda, sampu ng kanilang mga pamilya. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan
at ang Pontifical Council for the Apostleship of the Sea sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makakita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming tinamaan ng COVID-19. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mong kami maging anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumaong. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Paghahanda ng alay ay narito mon. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kahihian, langit lupa'y nagbubukay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat. Naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa
lahat. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga aba at ihati sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang upang tumugon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga tuka ang magandang balita ng kaligtasan. Ang ina at mga sinisiil ay hahanguin sa mga hilahin. Ipahayag ang pagsapit ngayon ng tanging tagliligtas ng Panginoon.
Sama sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon sa daing ng mga apa at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.